Ayan mga kaibigan. Tatapos lang natin magpapawis, medyo pahinga-hinga tayo. Pa-relax, medyo patuyo ng pawis. Kumusta kayo mga kaibigan? Shout out sa inyong lahat mga kapatid. And ito lang mga kaibigan, no? Take a rest tayo. Medyo pa-cool down ng ating sarili mga kaibigan. Kasi alam nyo mga kaibigan, dapat itong si Mr. Maili. Hindi na to dapat pinapatulan ni Boss Bullet eh. Kaya lang tama naman ang ginagawa ni Boss Bullet kasi talagang degrading at saka nakaka panirang puri yung ginawa niyang mga komento at saka pagmamaliit sa ating mga OFW mga kaibigan. So panood ko yung mga vlog nito ni Mr. Maini. Kasi sa mga style niya hindi ka naman mamotivate. Instead na magkaroon ka ng inspiration, magkaroon ka ng motivation galing sa kanya. Wala eh, puro ano eh, yung gusto niya lang i-portray na mas lamang siya kaysa sa iba. Parang gusto niya paikita na parang mas okay yung life niya, na-enjoy niya yung buhay niya. Compare sa mga OFW na naghihirap, no? Wala sa ating pamilya, malayo tayo sa ating pamilya. Alam ito si Mr. Mainit, napaka-insensitive nitong tao. Nung nag-comment siya na mahihina ang mga OFW, iniwan yung mga anak, pinagsilbihan ng ibang lahi. Ito yung mentalidad ng isang taong self-centered. Walang pakiramdam, walang pakialam sa mga damdamin ng mga OFW. Alam mo, Mr. Mainit kasi, hindi mo alam ang mga risk, ang mga bagay na iniwan ng mga OFW para itaguyod namin ng aming pamilya. Ilang mga celebrations ang hindi namin makapiling ang aming mga pamilya. Birthday, ano, anniversary, Valentine's, Christmas, kahit yung undas, no? Hindi namin madalaw yung mga namayapa naming mahal sa buhay. Dahil ito kami sa ibang bansa. Nataguyod namin ang para sa kanilang kinabukasan, mabigyan sila ng magandang future. Sa kung napanood natin mga kaibigan dun sa vlog ni Boss Bullet, umiyak siya nung nagkasakit siya. Wala kasi kayo dito mga kaibigan. Pag dito kayo sa abroad, lalo pa nasa bahay ka nagtatrabaho, mag-isa ka lang, wala ka ibang kapwa Pilipino na kasama sa bahay. Napakahirap pag nagkasakit ka. Walang mag-aalaga sa'yo, walang comfort sa'yo. So yan ang hindi na lagay ni Mr. Mainit sa kanyang pag-iisip. Diba ba sa taong yan, parang medyo ano siya eh. Yung self-centered na gusto niya lang i-portray na siya lang yung nakakaramdam ng maganda, comfort, gano'n. Although, mga sinasabi niya gusto niyang baguhin. No? Dapat walang Pilipinong pumunta ng ibang bansa para maging manilbihan. Pero doon sa mga vlog niya, wala naman siyang solusyon na binibigay. Kasi ang solusyon dapat yan, hindi galing sa isang individual, galing mismo sa gobyerno. Karoon ng program, ang gobyerno, karoon ng mga livelihood, para yung mga kapwa natin, Pilipino, hindi na kami pumunta ng abroad. Yung iba naman is because of the opportunity dito sa abroad. Mga professionals, maraming professionals dito sa abroad, Mr. Mainit. Hindi lang yung inamaliit mo. Maraming mga artist, professionals na nandito sa ibang bansa. So, ako sa iyo, igilan mo na yan. Pero wish ko pa rin, makaspar ka balang araw, Mr. Mainit. Boss Bullet, isa yan sa pinaka-wish ko na makalaban yan sa combat sports, Mr. Mainit. Sabi ko nga, kahit mag-helmet ka pa, Mr. Mainit, kagalusan yung mukha mo. Ano lang yun, no? Nothing personal, it's all about the sport, it's all about
showing skills and capability. Ganun lang yun. So, gusto ko maramdaman kung talagang malakas ka talaga. Ako sabihin ko sa iyo, Mr. Maynard, I enjoy. Okay sa akin na masaktan, okay sa akin na mabalian. Sira yung mukha ko. Wala akong pakialam. Pero rest assured, ibigyan kita ng magandang laban. Saka partida ka pa. 47 years old yung humahamon sa'yo at kumakasa sa'yo. Ha? Ikaw bata ka pa, pero siguraduhin ko sa'yo, mahirapan ka din. Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, capable ako, saka kaya akong panindigan sa laban ng mga pinagsasabi ko. Ganun lang yun, Mr. Man. Darating ang araw, mag-cross ang landas natin sa combat sport. Tandaan mo yan.